naman sa aking title na this is my 700k celebration. Kaya ako magagawa ng mac and cheese. Di ba, girl? Bakit talaga yung J-pop? So, meron akong katandem sa aking kalokohan. Dalawa sila. Yan. Araw pa lang. Ito pala is mac and cheese a la Vivi's with a twist. So, first time ni kong makakakain ng mac and cheese kasi, ewan ko, hindi niya alam yung mac and cheese na yon. Basta pag mga elbow macaroni, alam niya isa lang ang luto. So, ipapatry ko sa kanya yung mac and cheese mamaya. Del Monte Kitchenomics. So, ito ang mga ingredients in 3, 2, 1. Ganito. Ewan ko kung magme-melt siya, pero bahala na. Hindi pag nag-melt, may lasang ganito. So ngayon, ang gagawin natin na unang-una is pasta. So lalagyan lang natin siya ng konting mantika. Ayan. So ayan. And then, syempre, we need salt. So after that, habang kumukulo yung mga bagay na yan, hintay natin kumulo, ipe-prepare na natin yung mga cheese. So, imbis na magmantika tayo dun sa ano, itong gagamitin natin, butter, cream cheese, and, you know, itong buong cream cheese na to, ay uubusin natin to. So, dapat dito, guys, huwag ka maghuhugas ng kamay. Para talagang, ala Vivi's, ang baho din. So, syempre, mahirap lang tayo, kaya pati yung mga ganyan, sayang. So, ang gagawin natin dito is ihiwain natin siya ng maliliit para hindi tayo mahirapan mamaya, magdurog. So, tamad tayo, gaganyanin na natin yan. So, parang wala lang din nangyari. So, after that, yung butter, kalahati na ito, mga ganyan, di pala, mga 3, 4, and half, basta yung sa R. So, ayan. Yan yung gagamitin natin mamaya. And then, kailangan natin ito, garlic, paprika, and ng magic sarap, syempre. Tayo ay queen of magic sarap. Magic sarap, baka naman. Ang dami kong maglagay ng magic sarap. Bumubula na kami dito. Ayan, yan lang yung magpapalasa dyan. And syempre yung mga cheese. Bubuksan na rin natin tong evap. Pre-prepare na natin to lahat. So ito, itong Eden Melt, i-shred na rin natin siya. Naglalagas-lagas ng mga unwanted. Iganyan mo na rin. Pati ilibag ng kamay mo para join-join na sila dyan. Ito yung Eden Quick Melt. So, ayun yung gagawin natin. Magkakaiba siya ng shape. So, after how many minutes, medyo kumukulo na siya. So, ilalagay na natin itong elbow macaron. Pang barangay na naman to. So, syempre, halu-haluin mo lang siya ng ganyan. Bahagya. And then, after nyan, okay na yan. Charot. So, yan, hihintayin mo siya na kumulo. So, ito yung twist natin ng Cheetos. So, ang gagawin natin dito is dudurugin natin siya. Yung magiging zero visibility lang. Habang binuboil na yung pasta, ilalagay na natin dito yung ingredients. Garlic powder, so matatansya muna siya para sa isang kilo. Pwede na yan. And then, magic sarap. And then, paprika. So, eto guys ha, trial and error to kasi medyo hindi ko pa siya ganun kagamay. Kasi isang kilo yan eh. So, medyo kailangan OA. So, sa mga ano nakapansin na ang kalat ko magluto, yes, tama kayo. Buhok ko nga, hindi ko masukulay eh. So, next, asin, lalagyan natin siya ng, sabihin na natin mga ganyan. And then, syempre, asukal para, alam mo nga, sabi nga ni Pia Wurzbach, to balance the taste. Parang naghalo-halo na tayo, bakit ba? Tapos, syempre, pepper. And then, voila! Siyempre, huwag na tayong gumamit ng kutsara kasi sayang sa hugasin. So, pag nakita mo na yan, ngayon, tataktak mo sa bibig mo, tatry mo. I think that's okay. So, after, wala pa nga eh. Sabi ni Kuya Tony, ang panguda, wala pa nga. Halatang ng nauuto na lang. So, ngayon guys, na okay na yung ating macaroni. So, ilalagay na natin siya dito sa ating lababo. Siyempre, saan pa ba? So, lalagyan natin siya ng tubig. You gonna, you know, wala na kayo nakakuha sa video na to. And then, you gonna simmer it. Charot, ando. So, papatuyuin mo siya, didrain mo siya ng sobra. Kasi ayaw natin na, di ba ang gusto nga natin sa ating mac and cheese is sobrang lapot. So, ang gagawin natin, dapat dry na dry siya. Huwag masyado yung lutong-luto, guys, ha. Kasi mamaya, ilulutuin pa natin siya kasama yung sauce para maging super duper lapot. Takpan natin, and then, pahinga ka lang muna dyan. And then, pupunta na tayo sa ating sauce. So, ready na, chana! Ready na ating pan. Guys, ang lahat ng ingredients natin ay madaling masunog. So,
dapat laging nasa medium or low heat lang kayo. So ilagay natin siya sa 10 Celsius degrees. So mamili kayo kung Celsius or degrees, bahala na kayo dyan. Yung batter natin, ito palang mas malaki dapat ang ano kasi nga marami yung sauce natin. So ilalagay natin yan. So gagamitin na natin tong bago nating OMG, sarap magluto. So gaganyan natin siya. Gaganyanin lang natin siya. Ang saya naman ito. Para ka lang naglalaro ng clay. Ang dami. So guys, nakikita nyo, di ba? Naging sinabawang butter na siya. Hindi na siya nag... So i-imagine nyo na lang na unti lang yung butter na nilagay natin. No? Para siyang soup. Umpisa pa lang, fail na, no? Pero okay lang kasi isang kilo naman yung lulutuin natin. So, carry lang yan. So, ilalagay na natin ang ating seasonings na tinimpla kanina. Alright, ang dami din. Tama lang. Huwag kayong kabalo. So, ang aura ang anghang. Naging minudo. Sige, chill lang tayo. Chill lang. So, ang ating next, ilalagay na natin ang ating cream cheese. Matagal-tagal siyang ma-melt. Gaganyan-ganyanin mo pa siya. So, dapat talaga meron kayong ganito sa inyong mga bahay. Kasi, mahirap siya. Para siyang awkward tingnan. Shit, ang dami. Pero chill lang kayo. Pag nagluluto, kailangan din ng lakas ng loob yan. Pag parang fail na siya, hindi, magtiwala ka sa, ano, magtiwala ka sa sarili mo. Gano'n na yan? Dinuguan. So, hihintayin natin siya. Tiwala lang talaga sa itsura niyang yan. Parang hindi pa siya mapagkakatiwalaan, di ba guys? So, siya kailangan kaya ako lang. Pag nangalay ka, ganyan-ganyan ka lang muna, di ba? So, ayan, malapit na siya maging malapit sa katotohanan. Sa time na to, isipin nyo muna bakit kayo iniwan ng boyfriend nyo yan, tsaka ng girlfriend nyo. Isipin nyo sa moment na to. So, ayan guys, nilagay na natin yung evap. Nalubat kasi ako. So, ayan, nilagay na natin yung evap. Dalawang evap to. So, ayan, shake-shake lang natin siyang ganyan. Pag nakita nyo sumama na sila sa katotohanan, maglalagay tayo ng onting flour para lumapot. So, ayan, nalagay natin siya. So, depende sa inyo kung gaano karami yung ilalagay nyo yung flour. Kuwari, ito muna. Konti lang muna. Tapos, pag kulang, lagay uli. Huwag yung bigla-bigla. Minsan kasi, pag binibigla mo at masyado ka maraming na ilalagay o na ibibigay, magkakamali ka, mawawala, masisira. Dumagdag ng kapangitan yung flour. Huwag tiwala lang uli at dadagdagan nyo ulit siya ng tiwala ng loob. Ano kayo nilulog? Ara! Naglalaro kami, Storm. Bukan nag-anap ka ng battery. Naglalaro kami! Hindi ka marunong mag-charge. Ano ba yan? Mac and cheese. Oh. Itlog na may ketchup? So, ayan, naging pula siya. Dapat ang magiging itsura nito talaga, guys, is yellow. Pero, ayan yun na. So, lalagyan nyo siya ng onting tiwala sa sarili talaga. So, ikot-ikot lang. Lalagay na natin yung cheese. So, ito yung cheese na... Mac and cheese nga, lapat ba di ka mak... Saka na yung Greya Balls. Saka na yung Greya Balls, mac and cheese na. Gusto mo ba mac and cheese? Gusto. Kaso matagal pa yan. Nilutuan na nga kita kasi alam mo bakit? 700 din na ako. Talaga ba? So, ito yung celebration. Walang kwenta kung ano. Tuwing ano mo, tuwing ano mo, pag 1 million ka, lutuin mo. Pag nag 1 million ako, magpapabuilt-in sambyo pa ko dito. So, magugulat ka na lang. So, ayan, ilalagay na natin yung cheese. Love, kumain ka ha. Para sa'yo nga ito eh. Love. Alam mo itong pakpit. What? So, ayan, ilagay na natin yung easy melt na cheese. So, ang next is itong cheese. Boy na shredded processed mozzarella and cheddar. So, ilalagay na natin siya. OMG! Bakit siya pink? Parang mayonnaise na may ketchup. So, ito yung twist niya, guys. Pink. So, tumutulo na siya. Ayan na lang. Chill lang. So, hintayin natin siyang mag-melt. So, meron akong extra dito. So, ilalagay natin yung kalahati. So, pag kulang pa, edi wow. Walang kwentang... Walang kwentang nagyari na. Ano yan? Ilabas ang french fries. So, ayan, medyo malalim.
natakot na siya. Bawasan niya na lang yung paprika. Nasobrahan siguro ako. As in. Ito kasi yung first time kong nagluto ng ganito. So, hindi ko pa alam. And kayo ba nakapagluto na? Nakapagluto ka na? Di ba? Ikaw? Yung ano lang. Yung ready ah. Yung nasa pakete yung lang yung cheese. Yung laki din na mac and cheese. Yung ilalagay mo na yung sauce. Yun lang. Hindi yung ganyan na talagang from the top to the bottom. So, lahat kami, hindi namin alam kung paano. Sa mga HRM, culinary dyan, sa mga mamshi na alam na may fail akong ginawa, comment down below para sa sunod na gumawa ako nito ay ma-perfect ko na. Pero okay naman yung lasa niya. Kulay lang talaga kasi ang na-expect ko sana sobrang dilaw. Para na siyang pang-kwek-kwek. Laki mo itlog. So, asan na itlog? Ang lapot niya, sobra. Asan na yung itlog? Pakiano na, piprito na yung kwek-kwek. So, nakita nyo naman yung pagka-melt ng ating kwek-kwek. Ay, ano pala, mac and cheese. Di ba sabi ko sa inyo, magtiwala lang kayo. So, masusunod na siya, kailangan na natin siya alisin. Oh my God, B. Saan mo nalagay? So, ito na yung ating ilalagay. Next. So, kukuha tayo ng sobrang konting butter na lang. Para lang hindi magsunuga, masunog. Lalagay na natin ang ating macaroni. Ayan, dudurugin natin siya. Ilalagay na natin yung kwek-kwek. How di karabaw, di ba? Tutem? So, medyo komplikado to guys. Huwag tutularan. So, isasalin nyo siya dyan. Ang ating mayonnaise. Guys. Sumasama ito. Ano mo mag-init? Ano mo? Iganyan mo. Wait lang, init eh. So, after nyan, haluin na natin siya sa ating macaroni. Yeah. So, ilalagay na natin siya sa ating Tupperware. Yeah. OMG. OMG! Ang ating kwek-kwek macaroni! Alam mo, ang sarap niya, guys. Huwag nyo lang talaga sobrahan nung paprikang... Ewan ko kung ano ba yun. Ba't kasi nakita ko pa yun sa YouTube. Hindi talaga dapat kayo lahat ng laging naniniwala sa YouTube, eh. So, parang ang pangalan ng cooking show ko, pinakamaduming cooking show ever. Kasi tingnan nyo yung... Pwede pang restaurant. So, ito na yung ating with a twist. Tingnan nyo naman, guys. Oh, stick na stick siya together. Ang gagawin na natin is ilalagay natin yung more and more cheese. Spaghetti. So, spaghetti pala yung ginawa natin. Itago natin yung pagkapit. Ayan. And then next, ang chills. So, ito pala ang sasalba ng pagka-orange natin. So, ilagay na ang Cheetos. Oh my God. So, kakamay-kamayin nyo lang siyang ganyan para dugyo. So, tanay! Masarap. Sobrang cheese niya. Ang plastic iba, ng mukha, ang putik. Iba kasi yung lasa kanina. Sabihin mo ng lasa kanina yung apay ka. Tinatanong ko kayo, ano man lasa nun, girl? Wala, anghang-anghang lang. Yung pala, lasang kakaiba. Macaroni con paprika. Ito na yung ating pink cheesy macaroni with Cheetos. I love you, babe. So, ipapatigim na natin sa kanila. Ano yan? Pero lagi mo ano yung palabok? Ayoko na! Tigtigman mo ngayon. Saan ito? Wait, nakakain ka na ba mac and cheese? Hindi pa. Hindi pa. O yan. Ganti, nakakain na. Ano ito? Masarap naman siya. Punong-puno na lang ano. Ano ito, cheese curls? Love
sa ibabaw. Cheetos! Cheetos? Masarap naman. Medyo nahuli lang yung lasa kasi madaming nakapatong. Naglalaban yung lasa. Hindi nyo alam kung maalat o matamis o maasin. Ano ba ito? Kakaluto lang panis na sa'yo? Hindi, okay naman. Ba't parang ayaw mo? Masarap! Isa pa, kumain ka tapos yung reaction mo na masarap! Hindi mo pwedeng ipilit na masarap pag hindi ganun ka. Uy, baka sabihin nila yung pangat ng lasa ng luto ko dahil sa'yo. Masarap nga. Kakaiba lang. Kasi rin yung Cheetos. Ano, chicheria? Ano ka ba? Sa YouTube, puro ganyan nga eh. Oo. Ba't ka nakikinig doon? Come on up. Ayoko na. Hati nga yung lasa. Paano hati yung lasa? May ganun ba? Yung sa'yo. Tingnan mo nga, nag-i-stick siya, oh. Kasi talagang ano yan, cheesy. Cheesy siya, cheese. Cheese kasi yan, pure cheese. Ay, masarap pag ito lang, oh. Hindi ko gusto to. Ay, hindi mo gusto yung Cheetos. Pag ito lang. Masarap na nga. Masarap? Ang sarap, promise. O, tikman mo naman. O, ikaw muna. Nasa ang paprika. Masarap nga, sobrang cheesy. Malamang cheese yan! Makin cheese yan eh! O, ikaw girl. Eh, siya nagluluto na, ano? Siya yung nagluluto na ayaw mahusgahan. Ayaw yun na kahit na anong kritisismo. Oh, ganun! Masarap nga yung ano, basta walang Cheetos. Sarap. Yung Cheetos lang. Pero yung black and cheese. Okay, ikaw. Sarap. Yung parang sobrang melt nung twist, ang sarap. Gumagalan sa bibig ko. Yung nagdidikit, di ba? Mm. Ikaw, mamita, kasi nagluluto ka, kailangan. Ano to eh? Yan, ikaw, mami. Ang sarap! Yan! Bumalansin paprika actually. Kasi kung wala pa yung wala yung paprika, sobrang so, alat nito. Alat. Mmm. Mmm. Sarap ta. Yung totoo, ano? Sarap. Sarap nga. Totoo nga. Totoo. Kahit pink? Hindi siya cheesing cheesy. Hoy, cheesing cheesy siya. Hindi, yung lasa niya nga, hindi siya ganun yung nakakaumay na cheese na, na maalat dito. Oo, yung maalat. Sakto lang siya sa bibig mo, pero gusto yung kainin siya. Yeah! Mahilig ako sa mga cheese na mga saktong-sakto yung mga para sa mga cheese lovers. Ang comment ko dyan, ano siya, parang hindi sapat ang isang subo lang. Wow! Pag sinubo mo, isusubo mo ulit. Ay, pa ulit. Ano ba? Wala na, wala na. Akala ko ba? Makita mo yung makita sa mabing. Ina. Oh, ikaw, Drake. Ano masasabi mo? Tangay na, pangatlong baso na nga ito eh. Totoo, masarap. Anong feel? Nanlalaban yung cheese. Okay naman, di maalat, di maano. Sakto yung Cheetos. Ang sarap ng Cheetos. Oo, masarap. Si Kung kasi, pang matanda yung trip niya, hindi niya alam yung Cheetos. Ang sarap yung Cheetos. Ayan, ito bones. Curious eh. Ang sarap! Wow! Plastic ka gago, sabi niyo. Pagka ganun pa lang, wala pang nguya. Ang sarap. Ganun pa lang. Sobrang thick ng cheese. Yeah. Ang cheesy niya, no? Bumili pala kayo sa DRK Clothing. Ayan, andyan ang description, nasa baba ang description ng page ng DRK Clothing. Ayan, umorder na kayo. We do meetups. Wow, yan. Sabi, pero pag baby cakes, pag baby cakes ka lang. Depende, pag ano, pag dito sa QC siguro pwedeng ako. Pero yeah, pag sa Vite at Las Piñas baka yung mga kasama ko. Yan. Girl in tall Abraham. Girl, as in, no, what no, did you do? Hindi lang naiintindihan ni Coco yung Cheetos. He's too old for this. Too old, sige. Pinchi, ano tawag mo kay Kong? Pinkwelin ko. Love! Tinatawag ka ni Pinchi, di mo narinig? Bakit? Sabi niya, Kuya Lincoln, pwedeng maki-CR. Thanks, Kuya Lincoln. Kasi daw ayaw mo ng
Cheetos. Eh, pang bagets yung Cheetos. Ba't gusto niya yun? Oo. So, ayan guys, dito ko natataposin ang aking 700K subscribers. So, road to 800K na naman tayo. Ayan. Sana ngayong buwan naman ulit tayo mag 800. Tuloy-tuloy na to. Itong fail na luto. So, gusto niyo pang mga fail na luto, ayan, mag-subscribe na kayo para makakita na naman kayo ng ibang mga luto ko. So, ayan guys.